Good morning everyone. So mayroon tayo ditong gagawin. Look. So this is a package from pinanggalingan. Param Purok Tres Navarro Subdivision Barangay Ibingay Masbate City. Okay? From Masbate City. GRS package from Masbate City. So, ang alam ko, tatlong GPU ito. So, buksan na natin ang package na ito. Alamin natin kung anong i-re-repair natin ngayon. Tingnan nga natin. GPU from Masbate. I think GPU to eh. Hindi ko lang sure kung GPU or yung may laptop board. Kasi mayroon magpapadala sa atin ng laptop board eh. So, tingnan natin kung anong laman. So, gupitin na natin yung plastic kasi ganun talaga kailangan sirain ang plastic. Okay. Yeah, look. Anong laman ng ating package? Wow. Dalawa lang. Sabi tatlo. Ah, ito yung isa yata. Dalawa. Yeah. So. Yeah. Tapos isa. So, tingnan natin kung anong laman na itong dalawa na to. So, naka-ano naman siya eh. Naka-package. Naka-balot naman siya eh. Yun lang, medyo masisira ang plastic. Kasi, ang pagkakabalot ay medyo balot na balot. Masisira yung kanyang plastic na nilagay. Subukan natin yung mabuksan natin ng maayos. Magkakabalot kasi walang bukasan eh. Talaga kasi yung plastic na pinagbalutan. Hindi natin sirain yung plastic. Ano ba to? Ginupit lang? Nabuksan na natin. Nabalot pa. So, hindi natin ito sirain. Magagamit niya pa kasi ito. Bulutan ulit pabalik. So, itong isa ay dalawa. Okay. Double balot. Dami ng binalot. Ang
unboxing pa lang. Ubus oras na. So, it's run 5 minutes. Unboxing pa lang. Kailangan kasi natin siyang videohan habang binabuksan. Para sure, walang takas. Walang takas yung evidence. Kasi may mga ano kasi, problem na minsan basag yung GPU dumating sa atin. Siyempre, iwasan natin yung masisi tayo ng customer. Kaya kailangan natin siyang videohan. Kailangan ay i-proteksyonan din natin yung ating repairing. Ayan. Para makita din na kung anong problem. Gaya nyan. Wala man lang spacing yung kanyang pagkakabalot. So, ang nire-recommend ko lagi is maglagay ng, napakalaga na itong likod na ito. Lalagyan nyo lagi siya ng nakadikit na takip pag nagbalot kayo. Kasi possible yan, unless sobrang lilinggit ng piyasa na yan. Yan. So, pag yan natanggal, wala naman donor board na basta-bastang makukuha. So, yan, possible, parang may tanggal nga siya. Oh. Resistor. Pag resistor yan nawala, ay yun pa naman ay ang resistor is dinadaanan lang ng piyasa, nagpapababa lang ng konting voltahe. Kaya pag nawala yun, so wala tayong value. Wala tayong schematic. So ito ay R7-265 2GB DDR5. So 2GB lang siya. Dual. So may pangalan naman. Tapos ito naman ay Gigabyte. So puro low, ano pala to? Low profile. So, low profile itong ating re-repair. So, ang ating love letter. Problem, guard base display, no display, not detected. Okay. Okay, sir. John Joseph Sancho. So, yun ang ating customer. From Masbate City. So, buksan na natin yung isa. Yung isa na to. Para ma-check natin. Isang tingin na na. Balot po. Ang dami ng balot. Talagang pero pag nabagsak, basag. Nakabalot nga, wala namang bubble wrap. Dapat nakabubble wrap siya. Mas mahalaga yung bubble wrap kaysa sa balot lang na tape na tape. Sirain na natin yung ating itong tape na to. Kapal-kapal ng tape. Kapal ng tape. Nakapal pa yung tape. Pag nabagsak, basag. Ubus yung tape. Dapat bubble wrap. Hindi tape. Hindi ligtas ang kanyang GPU dahil walang bubble wrap. Stabis pa rin yung bubble wrap. Kasi pag naipit ito, wala. Basag. Kasi matigas na bagay siya. Okay. Laki-laki itong isa. Okay. Lagay natin ito lahat dito. Sa kanyang box. Laki-laki ng box niya. Okay, mahal ang shipping yan. Pag ganyan, mahal pa ang shipping kaysa sa repair. Ayan, so problem niya. So problem nito ay problem R9270X. No display. Sometimes on with garbage display. Okay. So low profile lang to.
Rupo Pile Repair. So, abangan natin yung sunod nating i-re-repair natin. 80,000 na GPU. So, nabasag naman siya. Nabasag yung HDMI. Ang laki-laki ng kahon. Hindi binalot sa bubble wrap. Ayun. Nilagay lang sa kutsyon. Na yung kutsyon na lambot na lambot. So, naipit sa tracking. Yan, basag. HDMI. Sana'y gumana pa. Hindi mag-short. So, ito ay... So, 2 gig lang yata ito. R9 to 70. I think 2 gig lang siya. So, sa tingin ko, madudumi. Yun ang issue. Kung titingnan kasi natin, madumi siya. Sobrang yung dumi. Ayan. So, okay pala yung ilaw ko dito. Nilagyan ko ng ilaw. Ayan. Diyan ko na lang nilagay yung ating yung ginagamit na ilaw. Mas malinaw pala. Sa mga video natin. Ayan, makagamit natin. Diyan pala yung ilaw. Mas maganda position. Mas malinaw-linaw. Ayan. So, medyo madumi. Walang, sabi na ito. Customer natin dito ay. Check natin. So, diode mode. Diode mode always. Pwede naman sa ohms. Kaya mas gusto ko yung diode mode eh. Lagi ko na kasing ginagamit. So, not shorted naman siya. Yan. So, mayroon pa tong. Okay, not shorted. Okay, not shorted. Detected. Sensor yon. Okay, ito yung sensor. Sensor to ground. Okay. So, try natin. Let's test it. Shopee. Mas malinaw pala. Mas maganda yung light na nandito. Mas medyo clear. Okay, tanggalin natin yung power ng hard disk. Sabi ay, minsan may display, minsan garbage display. So, alamin natin. Oh, gamit tayo ng via DBI port. Tama? It's correct, DBI. So, gamit tayo ng tatlong pin. Isang tatluhan at isang apatan. Ayaw pumasok. Ayan. So, power on. It's on. It's on. Okay. Let's power on. Okay. Let's see what happening. Okay, may display siya. May display. Garbage display siguro. Black screen. Oh. Kita niyo? Ang itsura. Napakasaklap naman na ito. Totally damage. So, ito ay, naku, di pa naman itong matetexting. Matetesting. Yun lang, ano ba ito? GTX? RX pa naman. Yun lang. So, subukan natin siyang linisin. Linisin natin. Tapos, tingnan natin kung magkakaroon siya ng display. Kasi, madumi na siya eh. Makakaya pang mapadisplay. Kasi, hindi natin siya matetest ng kanyang VRAM. Dahil siya ay naka AMD. Tapos, old model pa. Problema natin. Wala pang support.
Oh, subukan natin ang ating marirepair. Okay, so open it. Oh, may butas. Parang butas yata ang GPU. Ay, hindi. Hindi naman. Sure. Bakit meron doon? Wala naman doon. So, ito ay medyo alanganin. Alanganin itong re-repair natin na to. AMD yung chip niya. Hindi natin siya matetesting dahil wala siyang display. Either gumamit tayo ng ibang GPU. Subukan na natin itong tanggalin mga ito. Wala pa naman akong available na GPU na gumagana. Kulang yung ating power supply input. May low end sana tayo na GPU para matesting. Sobrang madadami na to mga to. Ito yung madami. Dami pa naman. Dami ng memory niya. Pero ito ay ilang gig kaya ito. GB lang. Ilan daw? 1 2 3. Ibig sabihin ay 512 512. Di ba? 256 ang isa. 256 ang isang VRAM. Old na siya. Matik may problema. Chip niya ito. Tingnan. Silipin natin kung may sunog. Kung hindi, babypass ko. So, may problem kasi ang ano nito. May problem ang chip. Problem ang chip nito. Halos wala naman lang kabutas-butas yung display niya. Puro ano, black screen na black screen. Ngayon kung may sunog or missing. Kapag wala, Linux repair tayo. Madumi naman yun, madumi siya. Pero yung error kasi na nilabas niya is unbelievable. So pag ganito may ano siya, complete yung voltages nito. Sa either VRAM o ano, chip. Pero pag ganun, sobrang marami. Either VRAM may ano, ayaw ano, GPU. Chip yung may problem na.
So, nabasa rin siya. Nalawang. Nalawang na siya. Putol-putol na siguro lines niya ito. So next tayo, next. So hindi ko masyado maano. I think negative doon. So isa. Lipat tayo dito. Negative tayo dun sa isa. So, ito ay 2 GB. Ito kaka. Tingnan natin. So, ito ay black screen or so ano nga pala siya ay R7 AMD rin siya. Okay. So na-shorted naman siya. Okay. So not shorted. Okay, try natin. So siya ay 6 pin. So gamitin natin ay DBI. DBI plus 1. Power on. So nag-power on naman siya. Wala siyang display. Nakared pa rin. Black screen. Saklap. Ang saklap. Walang display. Try natin HDMI. Power on. Okay. Still no display. Still black screen. Power off. Try and try. Try naman natin na try naman natin tong isa DP port naman. So i-check natin yung onboard. Pag nag-display yung onboard, not detected ang QPU. Okay, may display ang on board. So, ibig sabihin may problema yung ating GPU chip. Ayan. Ibig sabihin ang data lines hindi nadidetect. Ayan ang problema. Dapat detected yung GPU. So, alanganin. Dapat hindi magdi-display yung onboard eh. Okay. Alanganin to. Dito naman tayo sa isa.
Hanapin natin kung saan tayo makaka-repair na maayos. So, hindi naman shorted. Okay. Okay, not shorted here. Subukan natin dito. Try natin yung built-in. Power on. Tingnan natin kung nag-display din. Oh, sad. Display yung onboard. Dapat di siya mag-display. Mag-detect kasi dapat yung kanyang GPU. So, ang kanyang ay DBI plus 2. Plus 5. Try nga natin. Power on. Nabilaw yung keyboard. Pero no display. Nilaw naman yung keyboard. So, not detected. Yun lang masaklap na ito. Okay. Masaklap. Medyo masaklap. Problem nito mga GPU na ito. Ano siya, na-detected yung dalawa. So, mahirap ang kalagayan. It's too old kasi ito mga unit na to. It's too old. Mga 256 na isang VRAM, masyado nang luma, masyado siyang luma guys. Ayan, so pagtsagaan natin siyang i-repair kahit paano. Okay, tsagaan natin yan. Ayan, dumako tayo naman sa techniques about sa GPU repairing. Ayan, dito natin ipasok yung ating counting kalaman. Ayan. So, may tatlo tayong GPU dito. Ayan. So, meron kasi tayong mga kapwa technician na starting, nag-aaral pa lang sa pagre-repair ng GPU. Ayan. So, may tatlo tayo dito tanggap, di ba? Ayan. So, eto na. Dito na papasok. Kasi, dito na papasok yung counting kalaman para sa mga nag-testing. O kaya yung mga newbie natin. New beginners. Okay? So, dito ngayon, ipapakita ko yung tamang procedure. Hindi yung basta-basta tayo nagre-reheat. Okay? Kasi maraming dumadating sa atin na mga paggawa na nanggaling ng iba't ibang technician, punong-puno na ng plugs. Puno na ng plugs. Nirehit na kung saan-saan na nirehit. Ano ba yung tamang proseso ng pag-reheat at pag-reflow. Ayan. So, ganito yung gagawin nyo guys. Kagaya nyan. Ang nare-refer natin ay mga walang display. Ito ay garbage display. May mga guhit-guhit. So, malamang may tama si GPU chip dito or VRAM. Pag ganun ang mga problem. Okay?
Hinaan mo na konti. Okay? So, ayan. So, ano ba yung tamang step na ano, na dapat gawin? Ayan. Marami kasing dumadating sa akin na ganun. Tapos, may mga nakapagsabi na ginayataw sa akin. So, hindi tayo nagre-reheat ng ganun-ganun basta-basta, no? Yung tamang proseso, ganito. Ayan. So, kagaya nyan, wala tayong display, di ba? Napansin nyo guys, wala tayong display. So, ang una natin gagawin, pag walang display, siyempre, check natin. Bakit ba siya walang display? Okay? So, gagawin natin dyan. Ayan, walang display. Siyempre, tingnan natin. Buksan natin. Or, una, physical inspection. Kung walang natanggal na pyesa, next natin, check natin. Voltages, checking. Okay, kung kaya nating i-read yung VRAM niya dahil walang display. So, gamit tayo ng super program ng pang-read ng VRAM. Yan. Ay, ngayon, dahil AMD siya, wala tayong pan-testing para sa AMD na ganito. Din old version siya. Ano? Ngayon, mag-proceed tayo dun sa next step. So, ang kailangan natin, kailangan natin siyang i-testing yung mga test point. Okay? Saksakan, siyempre, saksak muna natin yung kanyang exact voltages. Ayan. Ayan. Itetest natin yung mga test point niya. Kung bakit siya walang display. Baka kasi missing yung kanyang bypex. Yung PEX BDD na tinatawag, bypex. Okay? So, check natin by voltages. Checking. Ayan. So, check natin voltages. So, may mga test point to dahil hindi natin alam ang tamang pag-test ng test point lalo sa mga starting. So, may mga coil naman yan. Kahit na sa may coil nyo na lang, sundutin. Na din, meron dito yan na kunting kalaman pa dun sa ano. Meron yan ditong sa tinatawag na PCIe. Yung ganito. Malaki. PCIe yan eh. Yan. Ibang data na to eh. Punta galing kay YouTube na to eh. Dito kasi, mayroong nag-on lang na kaunti. Ayan. So, dito, mayroon kasi siya ditong test point din. May fuse. Sa fuse nyo, yung test point, isama nyo na yung fuse. Sundutin nyo yung mga fuse kung hindi nyo alam yung tamang test point. Ayan. So, ngayon, dahil yan, paano natin siya test point? Dahil wala siyang display, linisin natin, then testing natin. Pag wala pa rin display, so, voltage checking tayo, no? Ayan. So, gagawin natin, pwede rin naman dun sa ohms checking. So, pasensya na kayo, medyo maingay. Mayroon tayong background. Okay. Siyempre, power on natin siya. So, power on. Ayan. Tapos, test point natin dito. Meron siyang 12 volts sa fuse. Tapos, dito, ayan, meron siyang 9 volts sa B-core, puntang GPU. Ibig sabihin, yung tatlo na yun, meron yan. Tapos, meron tayo ditong may VRAM supply 1.5. Tapos, ito, sa 12 volts ito, I think. So, dito lang naman yan. Kasi, kung meron to mga to, B-core, tsaka VRAM, ibig sabihin, available yung test point. Tapos, ngayon, check natin yung GPU kung umiinit. Natatouch naman siya. Ganyan, mainit siya. So, ang next step natin, dahil complete yung test point, then wala namang missing parts. So, ito yung 1.8, 1 volts natin. Isang coil. Ayan. Tapos, siguro, ito yung ating tinatawag na BIOS. Ayan. Pwede rin tayo mag-reflash kung wala pa rin display. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, hindi muna tayo magre-reflash. So, kalimitan kasi yung issue ng GPU ay kaya walang display. May problema sa VRAM or dito. Pagkaya nito, yung dalawa, ito at saka ito ay not detected. So, pag ganun, pag sinabing not detected, may problema yung GPU. Natetest kung not detected ang isang GPU. Kapag sinalpak mo sa extra, sa onboard VGA, nag-on siya, nagkakaroon siya ng display. Ibig sabihin, si GPU, ito kasi sa PCIe slot niya, pag sinalpak mo kasi, hindi niya kasi mau-on yung kanyang onboard na display. Depende na lang sa ibang version ng
AMD na ano. Pero matik kasi yun, magsuswitch yun eh. Kayang iswitch siya agad ni, ano, kapag na-detect na may laman yung kanyang PCIe. Ayan. So, ang gagawin natin dito. So, pare-pares yan. So, na-test point ko na rin yan. So, kompleto yan. So, ngayon, pinapakita natin dito kung paano yung next na step yung gagawin. Ngayon, dahil doon sa mga dumadating sa akin na maraming plaques, maraming nireheat. Ayan, reheat down, nireflow. So, ngayon, gagawin natin yon. Ano ba yung tamang pag-reflow? Ayan. So, pasok tayo doon. Okay? So, pwede kayong gumamit ng LED. Yung LED na panghin. Ayan, soldering LED. Yung ganito. Pwede nyong lagyan dito sa ibaba hanggang sa matunaw yon. Pwede yon. Para maiwasan yung pagputok ng GPU. Yung kanyang metal. Ayan. Pwede nyo yung lagyan hanggang sa matunaw. Ayan. Pwede nyo ilagay sa ibabaw. Ayan. So, ang gagawin natin dito dahil ito ay old version ng GPU. So, linisin muna natin yung gitna. So, kahit din na natin linisin. Pwede lagay lang natin dyan yung soldering LED. Ayan. Tapos, magre-reflow tayo. Ayan. Ang tawag doon ay reflow. Ang reheat kasi, yun dyan lang sa lahat. So, hindi naman natin kailangan i-reheat yan yung VRAM. So, iwasan nyo yung pagre-reheat ng VRAM. Hindi basta-basta nire-reheat yung VRAM. So, tinetest po yan sa software tester ng VRAM. Hindi nyo siya kailangan i-reheat ang VRAM. Ang nire-reheat lang natin o reflow natin ay yung GPU chip. Ngayon, nag-apply tayo ng flux sa palibot lamang ng GPU. Yung ano lang, exacto lang. Para kasi matutunaw naman yan, kung yan ay medyo buo siya, applyan lang natin ang flux sa tabi ng GPU. Ayan. Tapos mag-a-apply tayo ng apply tayo ng heat. O ngayon, ano bang tamang pag-apply ng heat? Kagaya niyan, buo yung ating metal. Pwede tayong mag-direct naka yung naka yung ating nozzle is yung malaki. Yung pinaka ano, tatanggalin natin. Ngayon, gagamitin ko dito, base dun sa kasanayan ko lang. So, temperature ko ginagamit, medyo mahina-hina na yata yung aking hot air na sugon. Siguro barado na yung pan niya. Pero, yun yung ano, 500 yung gagamitin natin. Then, tansya natin. Matutunaw naman yung LED na yan eh. Ayan. Tapos, 60 yung air. So, taanon lang natin yan dyan. Hanggang sa, tingnan nyo na lang siya. Pwede nyo siyang tingnan, basihan yung pag kumukulo na siya, yung ano niya, tapos napapansin niyo, kumukulo na yung buong ilalim, ano na yan, medyo tunaw na yung kanyang solder ball sa ilalim. Pwede niyo na siyang itigil din kung tunaw na yung ano. So, ganun ang gagawin natin. So, reflow lang natin yan. Yan, makikita niyo na matutunaw yung ating nasa tabi. Yan. Tapos, antayin nyo lang siya. Siyempre, hindi dapat tagilid. Tagilid kasi. Ayan. Ganun lang ako mag-apply ng ano eh. Actually, hindi maganda natalbog kasi yung ano, soldering LED. So, yun ay ano lang, tips lang naman. Tip lang naman na maglagay ng soldering LED. Pero, hindi ko na yung ginagawa eh. So, tip lang yon. O, antayin lang natin siya hanggang sa uminit siya. Ito kasi malaki yung ano eh. Yung pinaka ano. So, hindi na kasi uso. Cold model kasi ito. Ang gagawin natin dito, tanggalin na natin yung ano, nozzle. So, medyo mainit ang nozzle. Tanggalin na lang natin. So, gamitin na lang natin yung nozzle dun sa iba. Ayan. Hanggang sa bumula siya. So, ganun din yung gagawin natin sa iba. Same process. Test point mo na, voltages. Pag complete ang voltages, saka kayo mag-reflow ng GPU chip. Kasi, alam mo, walang display. Ganun ang gagawin natin, okay? So, yan. Reflow lang natin siya. So, tantansyahin nyo lang yan. Mapansin nyo naman yung ilalim niya. Na bumubula-bula dito sa tagiliran ng chip. Ayan. Siyempre, huwag natin i-focus sa isang direction lang. Kailangan i-swing natin. Yung pantay yung heating niya. Ayan. Para malaman natin kung magdi-display siya. Ayan.
Ayan, nagaano na siya, guys. Nagkaano na yung ano niya. Pansin nyo siya. Ayan, bumubula na. Diba? Pansin nyo, ito giliran. Ayan o, bumubula-bula siya. Ito, old model pa kasi yung ating nire-replow na GPU. Susubukan lang natin kung magkaka-display sa paggamit ng replowing ng kanyang GPU chip. Kasi kagaya niya, kompleto yung mga voltages natin, test point. Tapos wala namang missing part base sa ating inspection. So, ibig sabihin, either masira na yung ating GPU chip. So, hindi natin kailangan dumako agad sa VRAM. Kasi ang version nito ay luma. Wala tayong pan-testing nito. VRAM. Saka lumang modelo na rin naman ng GPU. Either kapag hindi gumana, tapos mababa pa rin naman, tapon na lang natin. Yan, kaya pyesahan. So, ganun yung gagawin natin. Yung isa na yon wala din display. So, ganun din gagawin natin. Tapos yung isa, garbage display. So, tatry lang din natin i-replay yung GPU nun. Kasi garbage display, ibig sabihin, either missing parts or ano siya, GPU chip or VRAM. So, dahil hindi natin siya matesting, so, try muna natin i-replay. Ayan. So, kasi lumang modelo na yung isa na yun eh. Ayan. So, replay lang ang gagawin natin guys dito. Walang display at saka garbage display. Complete on this point. Ayan. Replay lang natin yan. Tapos makapansin nyo naman, yung ating flux is iitim yan kapag ano na siya. Tapos yung kulo niyan, hindi na yung kukulo sa ilalim. O yung parang magbabubbles kapag ano na siya. So hindi nyo kailangan i-fresh kasi may mga bullion sa ilalim, may mga balls, solder ball. So no need to press. Kahit sa VRAM, huwag nyo may pepress. Kasi marami nagpagawa sa akin. So, nag-starting technician. Ang dami ng GPU niya dinala sa akin. Puro pinirash yung GPU, yung kanyang VRAM. Pinindot, parang tinuunan. So, talbugan yung mga brawl. Tapos, umusok pa. So, mali kasi yung ano, kanyang ginawa. So, hindi dapat i-replow yung ating VRAM. So, GPU chip lang yung i-replow natin. Dapat nga ito, may taklub pa ito eh. Kasi hindi dapat siya naiinitan kasi umaangat po yan. So dahil wala naman tayo pantaklop. So hindi na natin tinakloban. Huwag lang natin patamaan ng heat yung VRAM. So ayan. Tapos na. Itim na yung kanyang ano. Okay na yan. Tapos na yung bumula-bula na kanina. Basin nyo hindi na siya bumubula. So tapos na tayo doon. So next naman ayan, yung isa naman. Siyempre, palalamigin natin ito kasi mainit. Oh. So, yan. So, next nyan, yung dalawa. Okay? Walang display, itong dalawa. Tapos ito, may display, garbage display. Replow ko lang yan. So, and then, next tayo. Then, palamigin ko itong isa. Okay, mainit siya. Next yan, tapos testing natin. Okay? After cleaning, so after reheat, after test point, so kailangan natin siya i-test. So malamig na siya guys. Ako'y kumain lang. Then, na-replow na natin yung kanina. Saka yung isa. So ite-testing na natin siya one by one. So tingnan natin kung may improvement. Okay, check natin, unahin natin itong pinakaluma. So unahin natin yung pinakaluma na malapad pa yung metal chip sa ibabaw. So lumang modelo na to. Hindi ko alam kung ilang gig siya. So, walang nakalagay. So, unahin natin to testing kung may improvement. Tingnan lang natin. Kung magdi-display ba o hindi. Okay.
Saksakan natin ang dalawang 3-pin. Dalawang 3-pin. Ah, 6-pin pala. 3-pin tayo dyan na 3-pin. Okay? So, wala yung heatsink. So, power on natin. Mabilisan lang naman ang testing. So, natin yung monitor. Para sure. So, ayan. Testing natin. Auna yung monitor. So, hintayin lang natin mag-on para mabilis yung testing. Okay. Tingnan natin yun yung signal. Yung signal. Ayan, yung signal. Tapos, power on natin siya. Ayan, nag-on na siya. Check natin kung magkakaroon ng display, kung may improvement may yung ating reflow. So, ayan. So, umilaw na yung keyboard. So, wala pa rin. No chance. Okay, no chance. Pero, kompleto yung voltage point natin. So, try natin sa lipat natin sa kabilang port. Okay. Power on natin ulit. Tignan natin kung may changes. Mukhang umilaw na siya. Pero, wala pa rin display. So, bad. So, next. Next naman. Next try. So, try naman natin yung isa naman. Tanggalin na natin to. Walang pag-asa tong luma na to. So, may problema na yung chip. Kailangan ng... Kasi wala naman siyang missing parts. Mano siya eh. Nilinis ko na rin siya. So, okay naman yung mga test point niya. Kasi direct yung mga lines kasi dito. Direct dun sa chip. Ayan, yung video siya. So, hindi naman ito natin test kasi na ano yung luma. Hindi supported ng ating pang memory tester. So, itong isa naman, testing natin siya, ito. Ito yung DDR5 na 2GB R7265. DDR5 na siya. Pwede na rin, DDR5 na siya eh. So, may, ayan. So, ang ano niya, GPU chip niya is AMD. AMD. Okay, try natin to. Tingnan natin. Kahit isa lang dito, may gumana lang. Eh, masaya na. Ayan. So, complete on this point. Gumagana ang voltages. So, testing natin. Testing natin na kanyang DBI plus, plus 5. Okay? DBI plus 5. So, power on. Mabilisan lang. Kapag, ayun, nag-on. So, ibig sabihin, may display siya. Parang isa lang yata. Parang nag-success yata ang isa na to, ah. Okay, tingnan natin kung mayroon yung display. Wow. Okay, may display siya. Patayin na natin. Walang thermal paste. Walang heatsink. So, okay. May display ang isa natin ginawa. Sa ibang port. Try natin ng ibang port. So, HDMI naman. So, reflow lang. Nakuha pa sa reflow. HDMI naman. Okay. Is power on. Check natin kung mayroon din display ng HDMI. Ayan. So, mayroon din. Okay. Patayin na natin. Okay ah. Gumana ang isa. So, try natin ng DP port naman. So, may isa siyang DP port eh. So, tigi-isa siya. Okay, DP port naman. Check natin kung buhay rin. Okay, just wait for a while. So, parang wala. Dinagana. Okay. Wala. Walang display. Ang display port. Okay. Sad. Walang display ang display port. So, walang display ang display port. So, paganyan. Wala naman tayong schematic. Limit, malimit na yun. Nasisira. So, tingnan natin. May fuse yung isa eh. Itong fuse na to. Check na natin. Kung available yung port na yan. Okay? Check natin kung may... Kung open yung fuse. Okay, diode mode na lang. Pwede naman yan. Okay, mayroon tayong 44, mayroon tayong 4 volts. So, try natin kung kailangan. Fuse lang kasi ito eh. Okay. So, ibig sabihin,
May problema na talaga yung ating display port. So, ano ba to? So, wala tayong schematic. So, wala naman siyang missing parts. Yung side na to. Kasi display port to eh. Ito. So, okay. Meron naman tayong HDMI tsaka itong DVI plus 5 tsaka DVI plus 1. Okay. Gumagana siya. So, next tayo. So, mayroon tayong isang napagana. So, next tayo ay ito. Ito yung garbage display. Tingnan natin. So, na-reflow na natin yon. Nalinis ko na rin yung ano dito. So, tingnan natin kung mag-work ito. So, let's check. Kapag gumana, kasi kompleto din yung test point niya. Ito ay meron tayong 8 pin. So, reflow yung last option natin. So, wala tayong pang reroll ng GPU chip. So, try natin sa via display port kung gagana. Okay, mabilisan testing lang. Power on. So, tingnan natin kung mag-display, kung black screen. Ito yung black screen pala, guys. Na problema. So, AMD kasi siya eh. Yung ilaw. Ng ilaw. Ayun, nagkaroon siya ng... So, nag-on, tapos nag-aro. Nabala yung kulay red. So, ito ay black screen. Tingnan natin kung anong itsura. Di-display ka. Ganun pa rin siya, guys. So, sa ganyan, so, may tama talaga. No display. Ibig sabihin, may tama talaga siya. So, masyado kasing marami yung VRAM niya. So, mahirap mag-reboll. Then, mahirap din mag... Tawag dito. Mahirap siyang... Mahirap mag-reboll ng VRAM kasi masyado marami yung VRAM. Ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Tapos, ano lang siya, 3 gig. So, masyadong alanganin na. Una-una, mahaba na yung ano, natin pwedeng i-charge na mas mahal. Bili na lang ng GPU. Na bago. So, ganun talaga. Sira talaga siya. So, isa lang yung ating working na naayos. So, walang pag-asa tong isa. Yeah, so ibalik ko na lang siya, guys. Then mamaya subukan natin siyang i-testing. So i-set up ko lang siya. Ibalik ko lang yung tornilyo ko para hindi masyado mababa yung ating video repairing. Okay? Tornilyo ko lang. Ayan, so nasa stress test na yung ating nire-repair. Ayan. Ayan siya, guys. Ina-stress test ko na yung Sapphire. Sapphire na. Tugig lang siya, guys. Nire-repair natin. Tugig lang siya. So, ito siya. So, nasa stress test na tayo ng 42 minutes. Ayan. Kanina pa siya nakasalang. 42 minutes. Ayan. So, ayan siya. So, 2 gig. Ayan, 2 gig, AMD Radeon R7 200 series, so, yan, sa Sapphire brand, tayo nyo, 2 gig siya, tapos ito 256-bit, 256-bit siya di, 256-bit, DDR5 na siya, tapos 2 gig,
Temperature niya, si stress test natin. So, okay naman. Stable. 64% degree lang. So, bagong palit na ng thermal paste. Yeah, so, okay na. It's working fine. Magana na yung ating na-repair na GPU. So, medyo luma na lang yung kanyang thermal pad. Ayan. Papalitan na siya. Sabihin na lang natin sa may-ari. Pero yung temperature naman, exacto lang naman. So, maayos pa naman. Bali, naging problem lang niya is yung kanyang chipset umangat na. So, kailangan ng reflow. So, na-reflow natin. Umayos naman na siya. Connected na yung mga ano. Itong dalawa. So, walang chance. Walang pag-asa. So, ito kasi GPU chip yung sira nitong ano. Masyado siyang black screen. Kung kita man lang sana, may picture siya. Mas maganda. Mare-repair pa ito. Pero pag mga ganun kasi na issue. So, wala na. Hindi na kailangan pagsasayan pa ng oras. Wala naman siya missing parts ng malaking sapphire na ito. Sapphire pala ito. 3 gig. Kaya lang. Yun, no chance. So, ang na-repair natin, isa lang. Ito lang. Ayan. So, na-chat ko na doon sa ating customers. So, yun. Sinabi ko na yun lang ating na-repair. So, ayan. Kahit pa paano, may isa tayong nabing width na 2 gig. Nak-repair tayo ng isa. Pwede na yan. Tayo may pang ano na, may pang kape na. May isang sakong bigas na rin yan, guys. 25 kilos. Pwede na yan. Okay. So, na-chat na natin yung ating customers. So, okay naman na sa kanya. Ayan. So, hanggang dito na lang muna yung ating video repairing. So, masyadong mahaba yung oras na lumipas din. So, mag-next proceed na ulit ako bagong repair. Marami pa tayong nakapila na re-repair. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, may 4 na lang yung nakapila. 4, tapos may 5 pa pala. Pang 5, yung laptop. So, 11 pieces out of 5 na lang. 5 na lang ang natitira sa 11 pieces. So, medyo bumilis-bilis yung ating repairing. Yung iba kasi sira na, itapos sana na. Wala lang pag-asa. Medyo bumilis. At least may 5 na lang yung nakapila natin. So, nalimutan ko na pang ilan tong laptop na to. Ayan. So, hanggang dito na lang ating video repairing. Sana yung mga tips ko kanina. Sana wag nyo muna i-reflow. Yan. Hanggat hindi nyo na sure. Sa huli na i-reflowing. So, yung bira, huwag nyo i-reflow. Hindi maganda i-reflow yan. Umaangat po yan kasi maraming balls. Magaan lang kasi yung VRAM niya kumpara dun sa GPU chip. Ayan. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo sa ating video repairing. Ayan. So, don't forget to subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe. Then, pakilike na rin po ng ating video. Pa-share na rin po sa iba. Okay? So, see you on the next video. Bye-bye!